umaga po sa inyong lahat. Mga viewers ng Kerr TV, more power po sa inyo. Sa mga konsehal, sa mga staff ng konsehal at Vice Mayor's Office, lamig ng panahon ngayon, ano? At kagabi, kahapon, nagpirmahan po kami ni ilang LGU kasama po ang National na Pamahalaan para sa procurement ng vaccines mula sa AstraZeneca. 400,000 doses po yung in-order natin. So ibig sabihin, para sa 200,000 na pasigihin nyo po yan, hindi pa kasama dyan yung ibibigay sa atin ng Department of Health o ng National Task Force Against COVID, at hindi rin kasama dyan yung mga bibilhin pa natin mula sa ibang pharmaceuticals o sa ibang kumpanya. Bago po ang lahat, gusto ko magpasalamat sa mga konsehal natin. At dahil kahit na dapat naka-break sila, dapat naka-break yung sanggunian natin, ay halos lahat po sila present sa ating emergency session para bigyan ako ng authority na pumirma ng kontrata kasama ang AstraZeneca at ang National na Pamahalaan. Palakpakan naman po natin, mga konsehal. Siyempre, kayo na rin bilang mga staff ng ating sanggunian, bilang staff ng ating legislatura, malaki din po ang bahagi niyo dyan. Kaya kahapon, kung nakita nyo, sunod-sunod yung mga announcement ng LGU kagabi, inaano rin natin sila maunang mag-announce, pero ayun po, kaya sabay-sabay kami nag-announce, o halos sabay-sabay kami nag-announce, dahil po ay isang kontrata din yung pinirmahan namin lahat. So, itong vaccination program, una, dapat magtiwala tayo sa mga dalubhasa, sa mga eksperto. Pag sinabi nila na safe, pag sinabi nila na ligtas, mabisa ang isang bakuna, dapat maniwala po tayo. Magtiwala po tayo sa kanila, magtiwala po tayo sa siyensya. Marami sa atin ngayon, medyo nagdadalawang isip, medyo may konting kaba. Naintindihan naman natin yun kasi bago . Naintindihan natin kung ba't medyo kinakabahan ng ibang tao. Pero nakikita naman natin kahit sa ibang bansa, hindi naman ito aaprobahan ng ibang FDA o ng katumbas ng FDA natin. Halimbawa po, yung AstraZeneca, una po yan na-approve sa United Kingdom, sa Great Britain. Ibig sabihin, safe talaga yan. Kung meron man kayong nakitang balita a few months ago na nag-post halimbawa sa trial, nag-post sila sa phase 3 trial, normal lang naman yun. At ibig nga sabihin, nag-iingat yung mga researcher, nag-iingat yung kumpanya kasi hindi nila tinuloy-tuloy. May nakitang problema, tinigil nila, naayos yung problema, pinagpatuloy. Kaya kailangan magtiwala po tayo. Kung hindi dahil sa mga bakuna, edi marami pa rin ngayon na may polio. Kung hindi dahil sa bakuna, marami pa rin ngayon may smallpox, may tigdas. Ngayon, maaaring mayroon pa rin, pero konting-konti na lang. Smallpox, polio, tigdas, iilan lang po yan sa mga sakit na nawala o halos nawala dahil sa mga bakuna. Kaya sana pag dumating yung pagkakataon na babakunahan na tayo, pumayag po tayo, voluntaryo na po tayo. Sabi naman ng nasyonal, hindi po ito sa pilitan. Pero nakita naman po natin lahat ng kahirapan na dulot ng COVID-19. Ano ba naman yung mag-volunteer tayo or pumayag tayo na magpapakuna pagdating ng panahon na libre naman din na ibibigay sa atin to ng nasyonal at lokal na pamahalaan natin. Kaya pati tayo, siyempre mauna yung medical frontliners natin. Susunod tayo sa DOH at NTF protocol, mauna yung medical frontliners. Pangalawa po, yung mga senior citizens, persons with disabilities. Meron po yung iba natutuwa kasi mauna daw yung senior citizens. At then we will go from there. Kung ano po yung nakasaad sa DOH protocol o guidelines, at yan din po yung inaantay natin na yung final DOH guidelines, susunod po tayo. So, iniingi ko po ang
pasensya din natin, ano, kasi hindi po talaga magiging mabilis ito. Nakasalalay po sa tatlong bagay, ano, kung kailan magsisimula po, anong brand ang ating gagamitin. Una, yung FDA approval. Ito po yung pinaka-importante sa lahat. Pag nakuha po natin, pag nakita natin ang isang brand, gaya ng AstraZeneca, o Pfizer, Moderna, at iba pa, pag may FDA approval po yan, makatitiyak tayo na ligtas at mabisa yung bakuna. Pangalawa, yung DOH guidelines nga na nababanggit natin, iaantayin natin ito, ano, hindi pwede magsimula kung wala po yun. Pero tingin ko yung unang dalawang yun, FDA approval, DOH guidelines, mabilis na lang naman yun eh. Yung pangatlo at baka maging cause ng delay, ito po yung talagang aantayin natin, yung availability ng supplies sa Pilipinas. Sa ngayon, wala pa naman eh. Kung may naririnig po kayong ano, wala yun. Ano? Pero sa ngayon, wala pa. At hindi natin talagang malalaman hanggat nandito na. Dami pwede mangyari. Alam naman natin, mga bansa katulad ng Estados Unidos, talagang mauuna sila. Expected naman yun. Ano? Hindi yun kasalanan ng kahit sino. Ganun lang talaga ang buhay. Talagang mauuna sila. Pero oras na dumating yan dito, handa ang Pasig. Tayo, maghahanda tayo para sukaw na yung kaya natin makontrol. Maraming bagay pagdating sa pandemic response natin, lalo na patungkol sa bakuna o vaccination program, maraming bagay hindi talaga natin makokontrol. Hindi natin kaya i-control kung kailan darating yung delivery ng vaccines mula sa AstraZeneca o iba pang kumpanya. Hindi natin matitiyak kung Pebrero ba, Marso ba, Abril ba, hindi natin matitiyak. Ano? Basta tayo, pinaghahandaan natin yung mga bagay, yung mga factor na kaya natin i-control. Sa ang magandang balita ko po sa inyo ay nangunguna na po ang Pasig pagdating sa preparasyon sa sistema ng deployment ng ating vaccine. We are working closely with the Department of Health as well as the IATF or MTF para sa programa na ito. Ano? At kung nakita niyo po yung balita nung nakaraang mga araw, nagtitrain na po tayo ng mga vaccinator. Yung mga medical frontliners po natin na sila po yung magdideploy ng bakuna, sa kasalukuyan nagtitraining na po sila. Pati yung mga kits na kakailanganin natin, binibili na rin natin yun. Nasa proseso na rin tayo ng procurement. Gaya nga nung nakabanggit ko lang, may 400 doses na tayo na naka-reserve, hindi pa kasama yung ibibigay sa atin ng Department of Health. So yung mga bagay na kaya nating control, pinaghahandaan na po natin. At kaya malaki ang chance, napakalaki ng posibilidad na Pasig po ang magiging isa sa una kung saan madideploy ang vaccine sa buong bansa. Ano? Malaki po ang chance niyan. So, pagpapatuloy lang natin yung ginagawa natin. Again, there are many things outside of our control, but the things inside that we can control, that we can prepare for, ginagawa po natin yan. Inaasahan ko po ang inyong kooperasyon, ang inyong tulong, mula na rin siyempre sa ating sanggunian panlungsod, kailangan po natin ng pakikiisa nila sa vaccination program. Sa ating po lahat, ano, sa lahat ng mga kawanit ng ating lokal na pamahalaan, lalo na sa mga medical frontliners natin. Ang layo na ng narating natin, ano, nung naalala nyo, nung Marso, bago mag-ECQ, pinag-uusapan lang natin, magsasara ba tayo ng mall o hindi? Magkakaroon ba ng community quarantine o hindi? Yung palang pinag-uusapan natin nung Marso, hanggang sa nag-lockdown, kung ano na nangyari, nasuspend ang klase, nagkaroon tayo ng COVID referral center. At sa wakas, ngayon pinag-uusapan na natin bakuna. Kung walang bakuna, kung hindi nagkaroon ng bakuna, posible naman na matapos din ng pandemic. Ano? Posible. Pero siguradong mas tatagal pa. Problema kasi sa COVID, nandun siya sa gitna. Eh, no? Pag nagkaroon ka ng COVID, maaaring severe symptoms, maaaring ma-hospital ka, maaaring mamatay ka, 1-2% yung mortality rate ng COVID-19. Napakataas nun, no? Kumpara mo sa sipon. Pag nagkaroon ka ng sipon, alam mo, gagaling ka, hindi ka naman natatakot pag may sipon ka. O kaya may trangkaso ka. Yung matatakot. Pero pag COVID, kahit sabihin mo mababa ang chance, 1% lang o 2% lang, nakatakot pa rin yun. 1% chance,
May 1% immortality rate. Pag may sakit sa puso, sabi 10% daw ang chance na or yung mortality rate natin. Ano. Pero, hindi rin siya yung sobrang lala na hindi siya sobrang lala na lahat mamamatay. Kaya minsan, yung iba nagkakampante. Ba't yung pinsan ko, nagkaroon naman ng COVID, wala naman nangyari, siguro wala lang yan. No? So, kaya ang hirap niya i-manage at ang hirap niyang labanan dahil doon. Nandun siya sa gilid. Hindi rin naman siya sobrang wala lang na pwede nating baliwalain. Kaya nandun siya sa gitna, ang tagal talaga ng laban. At mula naman nung Marso, sinabi na sa atin ng mga eksperto na talagang tatagal ang laban. Kaya ngayon, marami tayong magandang balita na naririnig tungkol sa vaccine. Muli po, ating pasensya dahil hindi po magiging mabilis ang rollout nito, ang inyong pakikisa at suporta sa magiging programa natin at sa paghahanda natin para sa programa. At pinakamahalaga sa lahat, magtiwala po tayo sa siyensya, magtiwala po tayo sa mga dalubasa ng larangan ng healthcare. Yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat ulit sa ating sanggunyang panlungsod. Labanan natin ng COVID-19. Hindi tayo mapapagod. Kahit nakakapagod, tuloy-tuloy lang po tayo. Maraming salamat. Good morning. Adjourn na po tayo.